Si Yuta ay isang ulilang batang lalaki na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita niya ang isang demonyong umuusbong na puno ng dugo at mahigpit na nakahawak sa kanyang mga binti. Isa siyang may sakit na bata na nakilala si Rika sa ospital. Naging hindi mapaghihiwalay silang magkaibigan hanggang sa makita niya si Rika na nasa isang sasakyan sa labas ng ospital. At mula sa sandaling iyon, naging maldita si Yuta kasama ang pinakamalakas na demonyo. Pinaalalahanan siya ng demonyo tungkol sa kanyang pangako na kapag tumanda na siya, papakasalan niya si Rika. Sa takot na mag-isa at mamiss ang kanyang pag-ibig, nagpa siya si Yuta na tuparin ang pangako na lagi siyang makakasama. At mula sa sandaling iyon, naging maldita si Yuta. Araw-araw niya itong pinagmumultuhan, ginagawa siyang mahiyain na batang lalaki na laging nag-iisa dahil hindi siya makakonekta sa ibang tao. Ang mga katangian ito ay naging isang perpektong target para sa pambubuli. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, lilitaw si Rika at harapin ang mga maton, pinoprotektahan siya. Si Rika ay naging isang ranggo na sumpa at may kapangyarihang makapagpapawi sa isang lungsod. Kaya, nagpa siya ang exorcist lipunan na ipapatay siya dahil sa panganib na idinudulot niya sa mundo. Ngunit bago sila magpatuloy, si Gojo, isang guro sa Jujutsu High School, isang paaralan na nagtuturo ng sorcery at exorcism, ay sumagip sa kanya. Kinumbinsi niya ang mga direktor na hayaang pansamantalang mag-enroll si Yuta sa kanyang paaralan upang matulungan niya ito sa kanyang sumpa. Ngunit hindi iniisip ni Yuta na karapat dapat siya ng pagkakataon at hiniling na manatili mag-isa. Binanggit pa niya ang pagsisikap na isekai ang kanyang sarili upang ihinto ang pananakit ng ibang tao pero pinigilan siya ni Rika. Sinabi sa kanya ni Gojo na ang kanyang sumpa ay makakapagligtas din ng mga tao kung gagamitin niya ito ng tama. At kung pupunta siya sa kanyang paaralan, makikipagkaibigan siya at hindi na mag-isa muli. Tinanggap niya ang alok at pumunta sa Jujutsu High. Ang kanyang mga bagong kaklase ay si Maki na gumagamit ng mga sinumpa na kasangkapan upang paalisin ang mga sumpa. Si Toge, na gumagamit ng mga maldita na salita, ginagawa siyang nagsasalita lamang sa mga sangkap ng rice ball upang hindi sumpain ang mga tao nang hindi sinasadya at isang panda na pinangalan ng panda. Ang mga estudyante ay hindi masyadong mahilig makipagkita at makilala si Yuta at sinubukan nilang huwag pansinin siya bago pa man siya pumasok. Ngunit nang pumasok siya sa klase, hindi nila mapapansin ang maitim na sumpa na aura na inilalabas ng kanyang katawan mula kay Rika na nagpoprotekta sa kanya. Bago pa man masabi ni Yuta ang kanyang pangalan, agad siyang inatake ng tatlong estudyante, handang palayasin ang sumpa at patayin siya. Noon nagpa siya si Gojo na sabihin kay Yuta na ang paaralan ay para sa mga exorcist upang malaman ang tungkol sa exorcism na hindi alam ni Yuta. Sinabihan niya ang tatlo pang tumalikod kay Yuta habang nararamdaman ni Rika ang banta at lumalabas upang protektahan siya mula sa mga bully tulad ng lagi niyang ginagawa mula noong siya ay namatay. Sinimulan ni Gojo ang kanilang unang aralin sa araw na ito na isa ring misyon. Magkapare sila sa dalawa at napunta si Yuta kay Maki. Habang naglalakad sila, sinusubukan ni Yuta na makipag-usap kay Maki. Ngunit hinihinuha niya ang kanyang nakaraang buhay ng pagiging bully at pagkatapos ay bumaling kay Rika upang asikasuhin ang problema. Hindi niya gusto na si Yuta ay pinoprotektahan ng isang sumpa at siya ay nabubuli pa rin dahil nakaramdam siya ng pagkakasala sa sumpa. Sumasang-ayon si Yuta na naging kaawa-awa siya at tama si Maki na awa pa rin sa kanyang sarili. Dinala sila ni Gojo sa isang elementarya kung saan dinukot ng sumpa ang dalawa bata. Ang kanilang trabaho ay palayasin ang sumpa at iligtas ang mga bata. Ang isang barrier veil ay inilalagay sa paligid ng paaralan upang ibunyag ang mga sumpa at itago ang kanilang trabaho mula sa publiko. Natakot si Yuta at biglang, tatlo sumpa ang lumitaw at hindi na alam ni Yuta ang gagawin. Sinabi sa kanya ni Maki na dapat siyang mag-ingat sa mga sumpa na nag-iisa dahil mas malakas sila kaysa sa mga pangkat. Nakikilos siya at sa isang iglap, nilipol niya ang tatlo sumpa. Humanga si Yuta sa kanyang lakas ngunit natatakot pa rin, lalo na nang sabihin sa kanya ni Maki na kailangan nilang pumasok sa loob ng gusali ng paaralan. Nanginginig si Yuta hanggang sa loob, may mga sumpa na nakaabang sa madilim na sulok. Nakikita ni Maki ang mababang uri ng mga sumpa na natatakot na lumitaw sa harap nila. Hiniling niyang makita ang student ID ni Yuta at nalaman na siya ay isang rank na estudyante na mas mataas sa rank isa, ang pinakamataas na grado sa Jujutsu Sorcery. Biglang itinuro ni Yuta ang isang malaking sumpa na nagmumula sa kanyang likuran, na pilit na pinapunta sa kanila. Ang puwersa ay nagiging sanhi ng pagkabasag ng mga dingding at mga bintana. Ang sumpa ay sumabog sa bubong na nagpapadala kay Maki at Yuta sa hangin at pagkatapos ay nahulog sa bibig nito. Ngayon, ang dalawa ay natigil sa loob at wala silang paraan upang makalabas ng walang tulong mula sa labas. Galit si Maki na hindi nagpakita si Rika para protektahan si Yuta at hindi man lang siya maipagtanggol ni Yuta. Wala siyang ideya kung paano siya magdedesisyon kung kailan lalabas. Ang tanging magagawa lang nila ay maghintay. Pagtingin sa paligid ay nakita nila ang dalawang bata sa loob ng tiyan na ang isa ay nakahiga na apektado ng sumpa at malapit ng mamatay. Biglang naapektuhan si Maki ng sumpa at bumagsak sa sahig habang lumilitaw ang mga mata sa kanyang katawan. Nagsimulang umiyak ang bata kaya napagtanto ni Yuta na wala siyang magagawa para tumulong kahit malapit na silang mamatay. Sandaling nagising si Maki at hinawakan si Yuta, tinanong siya kung ano ang dahilan niya sa pagpunta sa Jujutsu High. Sinabi sa kanya ni Yuta na ayaw niyang mag-isa pero parehong oras, ayaw niyang nakikitang nasasaktan ang ibang tao, gusto lang niyang mabuhay ng malaya.
Sinabi sa kanya ni Maki na kailangan niyang magsanay ng exorcism at maging kumpiyansa. Kung gagawin niya, makakahanap siya ng mga kaibigan at matutupad ang kanyang pangarap. Siya pagkatapos ay bumagsak muli sa sahig pagkatapos na ma-motivate si Yuta na huwag sumuko. Si Yuta, na may bagong motibasyon, ay kinuha ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rika noong bata pa sila at isinuot ito sa kanyang daliri na humiling kay Rika na pahiramin siya ng kanyang lakas. Tinanggap ni Rika at sinaksak ang sumpang lumunok sa kanila at inatake ito. Dinala ni Yuta si Maki at ang mga bata at dahan-dahang naglakad papunta sa gate habang sinisira ni Rika ang isa pang sumpa. Habang gumagalaw, naramdaman niya ang isang batang Rika na hinihikayat siya na huwag sumuko na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa paglalakad sa gate. Pinuri sila ni Gojo sa kanilang tagumpay at dinala sila sa ospital. Nakahinga ng maluwag si Yuta na magiging maayos si Maki at ang mga bata. Pero nag-aalala siya kahit natutuwa siyang natawagan niya si Rika ng mag-isa. Ipinaalala sa kanya ng ospital ang oras na nakilala niya si Rika doon. Iniisip niya na siya ang nagmura at ginawa siyang halimaw. Sumasang-ayon si Gojo na nagpapaliwanag na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang uri ng sumpa. Napagdesisyonan niyang basagin ang sumpa ni Rika at palayain ito. Nagpa siya si Gojo na dalhin siya sa isang silid na may maraming sinumpa ang kasangkapan. Sinabi niya sa kanya na upang masira ang sumpa ni Rika, kailangan niyang tukuyin ang mga uri ng isinumpa na enerhiya at pag-aralan ang mga ito dahil siya lamang ang makakasira sa sumpa. Binigyan niya siya ng espada at sinabihan siyang i-diffuse ang sinumpa ang enerhiya ni Rika sa espada para mas makontrol ito. Ngunit una, kailangan niyang sanayin kung paano humawak ng espada at pagkatapos ay maaari siyang lumipat sa pagtatanim ng sumpa sa espada. Nagsasanay si Yuta kasama si Maki, nagawa niyang humawak ng kaunti laban sa kanya, ngunit nagambala, na naging sanhi ng suntok ni Maki sa kanyang mukha. Sinusubukan niyang iposisyon ang sarili ng mas mahusay at sinubukang umatake muli, ngunit si Maki, bilang eksperto, ay hindi siya binibigyan ng pagkakataon, at nanalo. Naalala ni Yuta na kailangan niyang pagbutihin si Rika at humingi ng isa pang laban. Siya ay dahan-dahang nagsisimula sa pagpapabuti ng kanyang mga galaw at personalidad, nagiging mas determinado, masigasig na matuto at lumaban. Sa isa pang araw ng pagsasanay, hiniling ni Gojo sa kanya na samahan si Toji sa isang misyon at mag-obserba para mas maunawaan niya ang lahat ng isinumpang enerhiya. Takot si Yuta kay Toji dahil sa pagkain lang nagsasalita si Toji. Sinabi ni Gojo kay Yuta, bago siya umalis, hindi niya dapat palabasin si Rika dahil baka hindi na ito bumalik sa loob tulad ng lagi niyang ginagawa. Dumating sina Yuta at Toji sa shopping district at pumasok sa barrier. Nagsimula silang maglakad hanggang sa makita nila ang mga sumpa na lumilitaw bilang isang paaralan ng mga isda sa pagbuo. Si Toji ay sumisigaw ng sumabog at sila ay sumabog agad. Akala ng dalawa ay natapos na nila ang misyon, ngunit hindi nawawala ang hadlang kapag bumalik sila sa labasan. Biglang, isang mataas na uri ng sumpa ang lumitaw sa likuran nila at nagpapakita ng mga paputok na sinag sa kanila. Sinubukan ni Toji na kontrahin ito sa pamamagitan ng isang paikot-ikot na utos, ngunit nakuha lamang ang kamay ng sumpa na umikot bago siya bumagsak sa lupa, sa sakit ng lalamunan. Inalis siya ni Yuta mula sa isa pang pagsabog at sa paligid ng sulok. Habang nagtatago, napagtanto ni Yuta na ang sumpa ay nakaupo lamang sa labasan at hindi sila hinahanap. At ang tanging paraan nila para makaalis ay ang labanan ang sumpa, anuman ang mangyari. Tumayo si Toji at lumayo kay Yuta, gustong gawin ito ng mag-isa. Napagtanto ni Yuta na si Toji ay isang mabait na tao, mali lang ang pagkakaintindi niya. Siya ay ipinanganak na may kakayahang sumpain ang ibang tao sa kanyang mga salita at hindi sinasadyang makasakit ng ibang tao habang lumalaki. Kaya umiiwas siya sa pagsasalita at nagsasalita lang sa food ingredient code. Ayaw ni Yuta na si Toji ang mag-isa kapag nandyan siya at nangakong poprotektahan din ang iba. Dumating sila sa labasan at binunot ni Yuta ang kanyang espada at pinasok dito ang kapangyarihan ni Rika at umatake. Agad na inatake ng sumpa si Yuta, hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataong makalaban habang patuloy siyang umiiwas. Nagawa niyang makalapit sa sumpa at tinaga ito ng espada, ngunit maliit na gasgas lamang ito sa sumpa. Napagtanto niya na si Toji lang ang makakagawa nito. Nakuha niya ang throat spray na binitawan ni Toji kanina at inihagis sa kanya. Sinalo ito ni Toji at nilagok bago utusan ang sumpa na durugin. Mawawala ang halimaw sa pag-iral na minarkahan ang kanilang misyon bilang isang tagumpay. Naglalakad sila pabalik sa labasan, ngunit hindi nila napansin ang isang lalaki na nakaupo sa itaas. Pinapanood niya ang lahat ng naglalaro at inilabas ang student ID ni Yuta na kinuha niya pagkatapos ng unang exorcist mission. Ang kanyang pangalan ay Geto, isang rank sorcerer na gumagamit ng pagmamanipula ng sumpa. Siya ay pinalaya sa kanilang paaralan dahil sa pagmumura sa 100 katao hanggang sa kamatayan. Kinamumuhian niya ang mga ordinaryong tao na hindi maaaring gumamit ng mga sumpa at sa kabila ng pagiging matalik na kaibigan ni Gojo, hindi siya sumasang-ayon sa kanya o sa Exorcist Society. Matapos malaman ang tungkol kay Yuta at Rika, sinusundan niya si Yuta para kunin si Rika mula sa kanya. Ang dalawang estudyante ay bumalik sa paaralan at si Maki ay patuloy na nagsasanay kay Yuta ngunit tumangging magturo sa kanya ng kahit ano tungkol sa isinumpang enerhiya. Biglang sumama ang pakiramdam ni Yuta. Isang malaking pelikan ang biglang bumagsak sa harap nila, bitbit si Geto at ang kanyang mga tropa.
Ang apat na estudyante ay kumuha ng paninindigan upang ipagtanggol ang paaralan at hilingin sa mga nanghihimasok na umalis. Mabilis na ipinakilala ni Geto ang kanyang sarili kay Yuta at hiniling sa kanya na sumali sa kanyang panig para magpatuloy silang patayin ang lahat ng hindi gumagamit ng pangkukulam. Dumating si Gojo sa oras at sinabihan siyang lumayo sa kanyang mga estudyante. Sinabi ni Yuta kay Geto na ayaw niyang tumulong sa isang taong nang insulto sa kanyang mga kaibigan pagkatapos tawagin ni Geto si Maki na isang unggoy na nabigo sa kanyang angkan. Humingi ng tawad si Geto kay Yuta at sinabi sa kanya at sa iba pa na pumunta siya para magdeklara ng digmaan. Magsasagawa siya ng night parade ng 100 demonyo para gumawa ng patayan sa pamamagitan ng kanyang 2,000 sumpa. Inaanyayahan niya ang Jujutsu High Sorcerer na pumunta at pigilan siya kung gusto nila at umalis. Dumating ang araw ng night parade at ang mga Jujutsu Sorcerer ay pumuesto sa mga lugar na sinabi ni Geto sa kanila na siya ay magiging naghahanda upang alisin ang anumang banta at talunin si Geto. Si Toge at Panda ay magpapatuloy sa opensiba habang si Maki ay nananatili sa paaralan kasama si Yuta dahil siya ay baguhan pa. Doon, tinanong ni Yuta si Maki kung bakit siya tinawag na kabiguan ni Geto. Ipinaliwanag niya na siya ay isang ordinaryong tao na kabilang sa isa sa 3 major elite clan sorcerer. Nakikita at napapalayas lamang niya ang mga sumpa sa pamamagitan ng kanyang salamin at sandata na may sinumpa na enerhiya ng ibang tao na ginagawa siyang kabiguan sa mga mata ng kanyang angkan. Gayunpaman, pinupuri siya ni Yuta sa pagiging isang Jujutsu Sorcerer kahit na hindi siya isang curse user. Siya ay may determinasyon at lakas upang matutong maging isang bagay na hindi siya, para lamang matupad ang kanyang mga pangarap na sirain ang kanyang angkan. Nahihiya siya sa papuri at umalis sa klase, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na hindi siya tinanggap at dapat manatiling mapait. Maya-maya pa, naramdaman ang presensya ni Geto habang nakatalukbong siya sa lugar. Gusto niyang patayin si Yuta at kunin si Rika, ang reyna ng lahat ng sumpa, para kontrolin siya at patayin ang bawat taong hindi exorcist. Mabilis siyang tinanggap ni Maki na may galit. Dumating sina Toge at Panda sa paaralan pagkatapos malaman ni Gojo ang plano ni Geto at ipadala sila upang protektahan sina Yuta at Maki. Gayunpaman, sa oras na masira nila ang hadlang, si Geto ay tapos na kay Maki at naghihintay na magpasya kung sino ang unang alagaan. Agad na umatake si Panda. Gayunpaman, iniiwasan ni Geto ang mga pag-atake na inilalabas ng Panda at nagawa niyang gamitin ang ilan sa kanyang mga sumpa para makaabala sa kanya at maniobra sa likod niya para tambangan siya. Ngunit si Panda ay napakatalino, kinatok niya si Geto gamit ang isang kamao na puno ng sumpa, pinalipad siya. Si Geto ay namamahala upang makabangon sa panahon ng mga pag-atake at patuloy na ginagamit ang mga sumpa. Hinawakan niya ang sinumpaang kasangkapan ni Maki at sinaksak si Panda mula sa likuran. Habang bumagsak si Panda sa lupa, dumating si Toge at sinumpa si Geto gamit ang isang utos. Siya at si Panda ay nagmamadali upang tingnan si Maki, ngunit si Geto ay lumitaw sa likuran nila na may napakalaking sumpa na nag-iiwan kay Yuta na natakot para sa kung ano ang nangyayari sa labas. Nakipag-usap si Geto sa kanilang tatlo at umiiyak para sa kanilang kasama, ang kanilang pagprotekta kay Yuta sa anumang paraan. Dumating si Yuta at nakatayo sa malayo, nagulat sa madugong tanawin. Nagalit si Yuta nang makita ang kanyang mga kaibigan sa bingit ng kamatayan at pinakawalan ang kapangyarihan ni Rika sa mababang uri ng mga sumpa ni Geto. Sila ang nag-aalaga sa kanila at dinala sina Toge, Panda at Maki sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay itinuro ni Yuta si Geto at sinabi kay Rika na napopuot ito sa kanya, na ginagawang galit din ito sa kanya. Si Geto ay nagpatawag ng higit pang mga sumpa para salakayin si Yuta, ngunit si Rika ay nagpatawag ng isang megaphone na may tuktok ng angkan ni Toge. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang sabihin sa mga sumpa ni Geto na mamatay, at nagsimula silang sumabog. Kinikilala ni Geto na walang kapantay si Yuta para sa kanyang mababang uri ng mga sumpa, lalo na kapag siya ay pinalakas ng galit at put. Hinugot niya ang sinumpa niyang sandata para patayin ito gamit ang sariling mga kamay. Ginamit ni Yuta ang kanyang espada at sinisingil si Geto kay Rika. Pero kahit na ganoon, hindi bumababa si Geto, hinaharangan niya ang dalawa ng sabay. Sinabi ni Yuta kay Geto na ang kanyang mga mithiin ay parang bata nang magsimulang maging pilosopo si Geto. Nagalit si Geto, nagpatawag ng sumpa para pigilan si Yuta sa pwesto at itinaboy siya. Sinubukan niyang harapin ang huling suntok, ngunit iniligtas ni Rika si Yuta. Muli niyang sinisingil si Geto ng napakabilis ng kidlat, ngunit unang umatake si Geto. Sumugod si Yuta sa likod niya at inatake siya ng espada, ngunit nabasag ito nang makasalubong nito ang sandata ni Geto. Masyadong nasiyahan si Geto na baguhan pa rin si Yuta sa kabila ng kanyang lakas at sumpa. Ngunit ang kasiyahang iyon ay nagtatapos sa pagkagambala sa kanya. Kaya ginamit ni Yuta ang pagkakataong iyon para hampasin siya sa mukha gamit ang isang kamao na may sumpa na nagpapalipad sa kanya. Si Geto ay bumangon at nangakong hindi siya magpipigil at papatayin siya. Pagkatapos ay pinagsama niya ang 4,000 sumpa sa isa upang lumikha ng isang saranggo na sumpa. Habang nagsasama-sama ang mga sumpa, nagsimulang maalala ni Yuta ang mga sandaling kasama niya si Rika.
Sinabi niya sa kanya na mahal niya siya, at ipinangako na ibibigay niya ang lahat kung gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan habang hinahalikan siya. Narinig ni Rika ang pangakong magkakasama sa kabilang buhay, at tinanggap niya. Nagsisimula siyang mag-transform at nagmulat ng mata. Sumigaw siya na mahal niya siya, at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pasabugin si Geto, kasama ang paligid. Nagising si Yuta pagkatapos ng pagbagsak, at nakita niyang okay na ang kanyang mga kaibigan. Nakita niyang tinawag siya ni Rika sa gilid at naglakad ito papunta sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang anyo ng sumpa at bumalik sa pagiging isang tao. Lumilitaw si Gojo at sinabi sa kanila na nasira na ang sumpa ni Rika. Ibinunyag niya na si Yuta ang sumpain kay Rika dahil mahal na mahal niya ito at ayaw niyang mamatay siya at mag-isa. Napaluhod si Yuta at umiyak sa pagkakasala dahil sa napakaraming pagkamatay. Inaaliw siya ni Rika at pinasalamatan siya sa pagpayag na manatili siya sa kanya nang mas matagal. Naghiwa-hiwalay siya sa mga bula habang sinasabi kay Yuta na maghihintay siya sa kanya. Ngunit una, dapat siyang mabuhay nang mas matagal kaysa sa kanya.